Keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every What's up? Good morning. Welcome back to the channel. So, today is July 24 and it's currently 11:33 a.m. So, alam ko na medyo late na ako nagising. But, ang mangyayari lang today is tutulong lang ako sa laundry kay mama. And then, baka makipagkita din ako sa friend ko. Na naman. So, ayan, meron pa akong pimple cream from last night there. So, yun na yung pansinin. Okay guys, so kakain muna ako bago maglaba. So, ang ulam ko for today is sinigang na bayabas. Now watching from the sidelines, counting the time upon the clock. Guys, so for dessert, gagawa lang ako ng parang DIY yaw-yaw. Alam niya naman na favorite ko yung yaw-yaw. So, bumili ako ng lotus biscoff na crunchy spread, tsaka ng yung biscuit niya. In-order ko to online. Lalagay ko na lang yung link sa description box kung gusto niyo din umorder. Pero nakakita ako ng ganito sa Fisher Mall Malabon and mas mura siya. Though, wala akong nakitang spread doon. Then, ito yung Nestle na Heavenly Mango flavored na yogurt. Yung last time kasi na tinry ko to, yung Pascual na yogurt yung tinry ko. But this time, tatry ko siya sa Nestle. So first, isang scoop muna netong biscoff na spread. Actually, paubos na siya. Minsan pinapapako kasi siya. So ayan, paubos na siya. Next, ito ng Nestle na yogurt. So, ito na yung finish na nagawa natin, guys. So, naglagay lang ulit ako ng biscoff spread sa kutsara ko. And then, naglagay ako ng isang biscoff na biscuit. So, let's try it. Mas masarap yung combination nitong Nestle tsaka nung biscoff kesa dun sa Pascual na yogurt, guys. So, kung gagawa din kayo ng ganito, nire-recommend ko tong Nestle na yogurt yung gamitin nyo. Hello again. Okay, so time check lang. It's currently 3:21 p.m. And today has been pretty, well, unproductive. Kasi walang natuloy sa agenda na sinabi ko kanina. So, hindi ako natuloy na tumulong kay mama sa laundry kasi natapos niya na rin. And also, hindi kami tuloy ng meetup ng friend ko. So, hindi ko na alam kung anong patutunguhan ng araw na to. But, it's okay. Ganyan talaga. May mga araw talaga na unproductive tayo. And, it's okay. It doesn't mean naman na wasted na yung araw na to. May mga bagay pa tayo na pwede ibang gawin. Hindi ko lang sure kung aalis pa ba kami ni mama mamaya. So, in short, wala talaga. Hindi ko talaga alam kung anong mangyayari for this day. May dumating ako na parcel from Shopee, pero hindi ko muna yun pwede ipakita sa inyo kasi naka-reserve yun for another vlog.
So, I just finished unboxing yung bagay na kailangan kong buksan. And, nagandahan ako dun sa bagay na yun. So, I think itong closet ko na to. Closet ka lang naman. Hindi siya maganda tingnan. Alam ko. I think, baka tanggalin ko yung mga stickers and everything in this one. Pero may balak na talaga kaming palitan to. Matagal na kasi to, as in nung bata pa ako. So, ayan yung itsura niya right now. Gusto ko siyang medyo pagandahin naman. Para naman sa mga vlogs, hindi naman nakakahiya. Tapon na yan. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko. At nagdidetikit ako ng mga Johnson sticker dito sa cabinet na to. Hindi man ako sponsor ng Johnson's. So, may mga stickers kasi guys na ang hirap na niyang tanggalin. Siguro dahil ang tagal na niya. So, ayan o. Ito natatanggal pa. Like this one. Ayan, madaling tanggalin. Ayan. Pero ito, like this one, ang hirap na niyang... Yan o, napuputol siya. Siguro ano, tatry kong lagyan ng oil itong mga to and see if it would work. It worked. At least for this one sticker. Ito medyo mahirap. It's working for this one. Mag-work naman siya dito. Yun nga lang, makalat. Dilinisin ko lang yung floor kasi may mga crumbs na naiwan ng stickers. Baka magalit si Mother Dear kasi. So, ayan na ang finish product, ang aftermath. So, ayan, may mga stickers pa din na hindi ko matanggal, pero I give up. By the way pala guys, kung curious kayo kung ano yung ginagamit ko na pimple cream, yung ginagamit ko yung Benzac Spots Treatment. Hindi na to kailangan ng prescription. It works naman for me and mabilis nawawala yung pimple ko kapag yun yung nilalagay ko. Before using that, make sure muna na magpa-check up muna kayo or make sure nyo na walang mangyayaring any other reaction sa skin nyo bago kayo gumamit. As for me, as for my experience, kasi dati nirecommend lang yun sa akin ng derma ko. And wala namang other side effects na nag-occur sa skin ko nung ginamit ko yun. Hey guys, so I'm currently having dinner right now. And then, yun pa rin yung ulam ko, yung sinigang sa bayabas. And then, naka-open lang yung laptop ko kasi nagta-transfer na ako ng some raw vids from this vlog para hindi na mapuno yung phone ko. I was good to you. Benefit of the doubt should be my surname. I've always made a fool. By the way, if you guys are wondering kung saan ko nakuha tong tumbler na to, nakuha ko to sa Miniso. This is a gift pala of my two friends sa akin nung birthday ko. So, umorder lang kami ni Mama ng coffee. So, akin kumuha ako ng Spanish latte from Podcups. If you guys are wondering kung saan yung Podcups, ito yung coffee shop malapit lang sa amin. Kumuha lang din ako ng chocolate crinkles. Ayan. Double camera.
dala nila, guys. Merong chocolate sa dala. Ang sarap din siya. So, tapos na ako na mag-export ng videos dito sa MacBook. So, by the way, guys, ito pala, ito yung nag-save pala sa akin is yung hard drive. Kasi, actually, puno na lahat ng devices ko. Yung iPad, yung Mac, ito, and then yung phone ko. So, ito yung nag-save sa akin kasi lahat ng dati naming photos, dito ko nakinip. So, in-order ko pala to sa Shopee, and then dumating siya nung July 20, nung Thursday. Ito pala yung brand na Seagate. So, 1 TB siya. Ilalagay ko na lang yung Shopee link niya sa description box kung gusto niyo. I'm trying to get you on my mind less. But then again, I couldn't mind less. Got me like, what's in your coffee? I hope you call me. And we can talk about our hobbies, yeah. Like finding movies to get lost in. And quoting phrases from The Office. What's it like to wear that halo? So sweet, it's painful. So would you put me on your payroll, girl? I know it's probably not too healthy. You got me over here obsessing, whoa. Friends call me stupid, call me crazy, whoa. So long to sanity. Forget the roses and the diamonds. Baby, like MasterCard, you're priceless. Steady, yeah, you got no limit. Okay guys, so kakatapos ko lang mag-vacuum ng room. Time check, medyo gabi na ngayon. It's currently 12:04. Hindi pala medyo gabi, talagang madaling araw na. So, mag-shower lang ako. Half body na shower lang ako and then I'll go to sleep na. By the way, super haggard. Hindi naman super haggard, pero medyo parang halat ng pinawisan ako. Hindi yan dahil sa vacuum, kundi sumayaw-sayaw ako kanina kasi medyo namiss ko sumayaw. So, ayun. Finally, night time and it's time to go to bed. And medyo nahirapan ako magsalita ngayon kasi naka-retainers na ako. And today, it's pretty good naman kahit hindi natuloy yung iba kong agenda talaga. Ganyan talaga. Sometimes, we have, you know, unproductive days and it's okay. It's normal. Sometimes, kailangan pa natin yung mga unproductive days na yun for a break and for a rest from work or from studies. Hindi naman talaga totally naging unproductive tong araw na to kasi may mga nagawa naman akong chores sa bahay din. I just want to remind you all, kung sino ka man na nanonood ngayon, na it's okay. It's fine to, you know, be unproductive sometimes. Pero of course, after a day of being unproductive, importante pa din na the next day, we have to set our priorities na and we have to go back to being productive again. So, alam ko na karamihan ng students ngayon, especially kapag summer break nila, katulad ko, na sometimes we tend to be pressured na maging productive araw-araw. As for me, kasi ganun yung case ko, but you know, nire-remind ko lang yung sarili ko na there are days talaga na magiging slow and magiging unproductive ako.
And ayun lang, that's all for this day. Thank you everyone for watching and see you on the next episode of Life Recap. Bye!